Okay. Magandang umaga po sa bawat isa. Happy New Year pa rin sa bawat isa na makikinig sa mensaheng ito. Tayo ay muling magpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng pagkakataon na makapagbahagi muli ng kanyang salita at ganoon din po ay makikinig. So tayo ay nagse-celebrate ng ating New Year 2021 na. And I hope na God will remove or alisin na itong mga pandemic na to sa ating buhay, but yan po ang ating magagawa lang manalangin, because ang God po ang nasusunod at siya po ang nakakaalam talaga kung ano po ang mabuti, lalo na sa mga nagmamahal sa kanya, no? Sabi nga niya, for we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. The called according to His purpose. So, tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo ay nakarating sa 2021 at tayo ay magsisikap muli na mabahagi po ang salita ng Panginoon, at tayo din po na hindi pa nakakaunawa ay mabuksan at manalangin tayo sa Panginoon pala na mabuksan ang ating puso't isipan upang maintindihan niya ang mensahe sa ating buhay with the backdrop ng mga COVID-19 at iba pang mga nararasa natin. Kasi mayroong purpose lahat yan. For God, we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. So sa umagang po ito ay atin pong bigyan ng pansin muli ang ating Panginoong, bigyan natin ng parang emphasis ang buhay talaga ni Jesus Christ at sino siya in the past, eternal past, present, and eternal future, no? Kasi ang title po sa ating message ngayon ay Jesus Christ is the beginning, the transition, and the end. Jesus Christ is the beginning, the transition, and the end, no? We are familiar with the verses na is the Alpha and Omega, the beginning and end, but bibigyan natin ng in-between para ma-emphasize natin the transition or the link, no? The link, the connection ng mga iba't ibang mga worldviews and about Jesus Christ, the worldview of Christianity. So ang ating pong babasahin ay nasa John 1 verses 1 to 18. John 1, the Gospel of John, chapter 1, verses 1 to 18. Yun po ang ating babasahin at yun po ang ating yun, sige po. Kasi nag-message po ako noong January 1 about the Great Reset, no? So medyo ililink din natin ito na mayroon pong lumudutang na idea na we have a Great Reset sa ating mundo dahil nga sa COVID-19, the effect of COVID-19, and parang sinisimulan ito ng mga group, especially sa mga economic group, na parang kailangan nating i-reset, no? Parang isimulan ulit ang ating mga buhay. So sa umaga po ito ay babahagi natin ang tungkol naman kay Jesus Christ, kasi is the beginning and the end and the transition. Yun po ang ating babahagi. So in 30 seconds, we will begin the message for today. Okay, magandang umaga muli sa bawat isa. Tayo ay muling nagpapasalamat sa Panginoon na tayo po ay binigyan ng panahon na makarinig ng kanyang mga salita sa pamamagitan ng diretsong pagbabasa ng Biblia at the same time sa pakikinig din ng mensahe ng Panginoon. 2021 na po ngayon, tayo pa ay nabiyahan na nakarating pa sa panahon na to. Sa oras na to ay malusog. Kung mayroon mang karamdaman ay panalangin natin sa Panginoon yan. Ngunit binigyan tayo ng pagkakataon na makarinig ng kanyang mga salita, binigyan tayo na ng time, no? May isip pa tayo, mayroon pa tayong time at mga mata or comprehension to hear the message of the Lord.
Pasalamat natin yan, lalo na yung time na binigay sa atin. So, hindi po aksidente ang ating pagkapunta dito, pagka-login or pagka-join natin dito. It is plano ng Panginoon yan na makarinig tayo. So, again, ang ating pong topic sa umagang ito is Jesus Christ is the beginning, the transition, and the end. Ang ating pong babasahin ay nandun po sa The Gospel According to John, verses 1 to 18. Ito po ay babasahin ko sa New King James Version, mga kapatid. Kung meron kayong Biblia, buksan nyo rin. The Gospel According to John, chapter 1, verse 1. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Verse 6, there was a man sent from God whose name was John. This man came for a witness to bear witness of the life, and all through him might believe. He was not the light, that was the true light which gives light to every man coming into the world. He was in the world, and the world was made through him, and the world did not know him. He came to his own, and his own did not receive him. But as many as received him, to them he gave the right to become children of God, to those who believe in his name, who were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us, and we beheld his glory, the glory as of the only begotten of the Father, full of grace and truth. John bore witness of him and cried out, saying, this was he whom I said, he who comes after me is prepared before me, for he was before me. And of his fullness we have all received, and grace for grace. For the law was given through Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. No one has seen God at any time. The only begotten Son, who is in the bosom of the Father, He has declared Him. Salamat muli sa pagkakabasa ng salita ng Diyos. Tayo muna ay manalangin. Panginoon naming Diyos na aming Ama na nasa langit, muli kami nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay nakarating ng 2021. Salamat po, Lord, sa year 2020 na binigay mo sa amin. Alam po namin na sa ibang mga perception, sa ibang mga pananaw, hindi mabuti ito. Ngunit alam po namin, Lord, na lahat po ay mabuti sa iyo, kasi binigay mo yan, Lord, for my purpose, Lord. Hindi po namin makomprehend ang iyong purpose, ngunit alam po namin na you are an all-knowing God. At sinabi mo nga, for we know that all things work together for good to those who love God, to those who are the called according to His purpose. Kami, Lord, ay naniwala na lahat ng mga bagay ay may purpose yan, Lord. Lord, i-bless mo rin po ang 2021 na maging maayos na ito, Lord. At ang pandemic na ito, Lord, ay mawala na. At kami, Lord, ay makabalik sa aming mga normal na buhay. O kung ano man, ay ibibigay mo po sa amin ang tamang gabay. At sa lahat, bigyan mo kami ng bagong unawa, bagong worldview sa buhay na to. Higit sa lahat, maunawaan namin, Lord, ang kapangyarihan ni Jesus, na siya talaga ang nagbibigay ng tamang worldview, tamang pananaw sa aming mga buhay. Hindi lamang sa temporal life, kundi ganun din sa eternal life. Bless mo rin po ako, Lord. Salamat sa privilege na binigay mo sa akin na makapagbahagi na yung masalita. Bless mo rin po, Lord, ang mga makikinig sa mensaheng ito. Buksan mo, Lord, ang aming puso't isipan upang maintindihan po namin ito. Salamat muli at dalangin namin ito, Lord, sa pangalan ni Jesus, naming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Ang ating pong topic ngayon ay Jesus Christ, which is the center of our principle, no? Siya po ang center talaga, kasi nga even doon sa ating ang title pala is Jesus Christ, the beginning,
the transition and the end. The beginning, alam po natin yan na siya pang simula. The transition ay hindi natin medyo makukuha anong ibig natin ipadala sa mensahe sa Panginoon ito. Siya po yung transition ng mga different worldviews. No? Kasi po ang worldview po, ayun yung mga pananaw natin. Ang mga tao po dahil sa ating mga experiences, dahil sa ating environment, dahil sa ating education, dahil sa ating kultura, mayroon po tayong iba't ibang worldviews. No? So, mayroon pong sinabi ko nga, kung ang worldview mo ay hindi ka naniniwala sa God, yun ang paniniwala mo. No? That is your worldview. Kung ikaw ay naniniwala sa mga pantheistic religion na nag-reincarnate ka at ang iyong salvation na hanggang makarating ka sa isang sinasabing stage na nirvana at doon ka that is your worldview. Kung ikaw naman ay Islam, ay ang iyong worldview naman ay sa huling araw, titimbangin yung mga good works mo at saka bad works mo, at kung mananalo yung good works mo, you will go to the paradise. At ang worldview naman ng natin ay talagang nakasentro kay Jesus Christ, that He is our only salvation. So, doon natin focus ang ating Jesus Christ is the transition. Doon ko ipapaliwanag yun, bakit po mayroong mga ibang worldviews at ano ba talaga ang Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ nga parang hinati nga niya yung time na ang sabi nga natin doon na before Jesus Christ, ang tawag natin BC. Kunyari, 4 BC before Christ. 4 O kunyari, 4th century BC, ang ibig sabihin nun, 4th centuries ago, before Jesus, pinanganak si Jesus Christ, or nandito sa Jesus Christ, God na nag-incarnate. At pag sinabi ng Ado Domini, after Jesus Christ, yun ang pangalan natin ng mga pagsasabi natin ng mga year. Kaya nga sa ating mga diploma, in the year of the Lord, ganun something like 1996 or ganun something like that. Pero in the mga 20th century, because of the different worldviews, parang binago na nila. Parang binago na before the common era, no? Binago instead na before Christ, ginawa lang instead na BC, ginawa lang BCE. Instead na before Christ, ginawa nilang before the common era. At the same time, yung naman sa susunod naman, after the death of Jesus Christ or after Jesus Christ, mawarinin lang after the common era. So, naapektuhan ang ating mga worldviews habang dumatagal tayo sa mundong ito. But, yun nga ang ating bibigyan ng pansin sa umagang ito, yung worldview na yan, yung transition. And of course, the dulo is the end, because Jesus Christ, in the end talaga, He will reign as our judge and our king, at wala tayong magagawa doon. That is the truth na sinabi ng Bible na He is the judge and the king, at we will spend eternity with Him. At doon nga makikita natin ang kanang mukha. No? So, unang-una po, sabi nito, Jesus Christ is the beginning. So, dito ay, although very simple ito, pero marami pa rin nalilito dito, at mayroon pa rin mga nagkaka-minor defects or minor confusion kung ano ba talagang ibig sabihin nito na in the beginning was the Word, no? In the beginning was Jesus Christ. So, sa ating pong teksto ay nagsasabi dito, in the beginning was the Word. No? Unahan na natin na itong Word na to ay Jesus Christ, kasi itong Word na to sa verse 14, and the Word became flesh, nag-incarnate. So, mayroon na tayong konteksto kaagad na ang Word na to ay si Jesus Christ na to. Si Jesus Christ na to. So, babasahin ko. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. No? So, dito po ay nandoon ang salita, at ang salita ay nakipagharap talaga sa God, at ang salita ay ang God. So, sabi dito, all things were made through Him, no? All things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. All things were made through Him. Kasi yun ang Word eh, siya yung Word. Yung parang, sabi nga, heye, or, parang, let there be light. Haye, or, and there comes the light. No? Parang ibig sabihin, meron talagang light na naggaling sa salita. No? Sabi nga, all things were made through Him, and without Him, nothing was made that was made. In Him was life. So,
In Jesus Christ was life, and the life was the light of men. So, dapat yun ang life, yes, the light of men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend it. So, bakit po nagkaganito? Kasi, Jesus Christ came into the world during that time na nandun na yung kasalanan ng mundo because of kasalanan ni Adam at saka na Eve, yung original sin, and we inherited the nature of Adam. That was explained, this is explained in Romans 5.12 and Romans 5.19 that nagkasala si Adam, nagkasala rin tayo because the nature of Adam was parang namana natin, no? So, the meaning talaga of original sin is parang namana natin ang nature ni Adam na makasalanan. Kaya nga tayo ay nagkakasala habang tayo naglalakad kung hindi tayo pa binago ng Panginoon. So, sabi nito, the light shines in the darkness and the darkness did not comprehend it. So, pinapakita lang dito na Jesus Christ was the beginning. No, maraming nalilito rin dito kasi mayroon pong isang mga ano doon. Kasi alam po natin na ang incarnation po ni Jesus Christ dito sa world na to ay nagsimula ang kanyang incarnation doon sa sinapupunan ni Virgin Mary. Malinaw po yan na nasa sinapupunan ni Virgin Mary nagsimula ang incarnation ni Jesus Christ kasi sabi nga doon sa Hebrews 4:14 and 2:17 ng Hebrews na He is like us, na He is like us, Jesus Christ is like us, no? Siya din ay natitempt except na wala lang siyang kasalanan, no? Wala lang siyang kasalanan kasi nga ang kanyang seed na galing siya kay Holy Spirit, pero si Maria ay human being, no? So ang ano doon ay bakit walang kasalanan si Jesus Christ? That is a supernatural way of explaining it kasi yung kanyang seed, no, na nag-ano kay Maria sa ano ni Maria ay walang kasalanan. So hindi ibig sabihin na yung parehong walang kasalanan, no? Kasi mahirap po i-depensa yan. Kasi nga yung si Jesus Christ nga na walang kasalanan na yung Holy Spirit na ang nag-conceive kay Mary, marami pang question dyan. Kaya nga supernatural yon na parang yung seed ni Holy Spirit ang nandun kayo sa lipunan. Kung ilalagay pa natin sa kabila na itong babae, si Virgin Mary ay walang kasalanan, ay sa paano na yung sinasabi ng pangalan na si Anna na nanay ni Virgin Mary, mahirapan tayo doon. So in the beginning, yun talaga na Jesus Christ incarnated as a man. He is a true God, no? And true man, no? Parang Jesus Christ, true God, no? And Jesus Christ, true man. True man, ganun. So, parang ang ano doon ay parang pinakita din na doon hindi nagsisimula si Jesus Christ doon sa sinapupunan ni Mary in terms of God. Kasi in the beginning, Jesus Christ na talaga is God, no? Pero mayroon nagsasabi din dito, kaya gusto kong balikan ang Psalm 2. Kasi dito, sabi dito, sa Psalms 2 verse 7. Kasi ang ano dito, ang mga misconception naman dito na Jesus Christ is not equal to the God the Father. Kasi daw, bigatin. True, bigatin pa ang tineterm dito na Jesus Christ was the bigatin. But we believe that in the Trinity, God is one, no? Shema, God is one. Here, O Israel, our God is one, no? Our God is Lord, our God is one. We believe in that. Kasi we believe in the Hebrew Bible, the Old Testament. God is one. But we believe in the Trinity that God is one but three persons. God is one but three persons, no? God is one but three persons. God the Father is God. God the Son Jesus Christ is God, and the Holy Spirit is God. No, yun ang sinabi ng Bible, and we believe that they are co-equal, co-eternal, and co-essence, no? Co-equal, wala silang pantay-pantay sila.
co-essence, pareho ang kanilang nature, ontologically speaking, but within terms of economy of God, ang kanilang function of salvation, lumalabas na parang lumalabas, may insubordination doon, na parang under si Jesus Christ bilang mediator. Kasi we cannot explain the salvation process na God the Father plans our salvation, God the Son executes our salvation, and God the Holy Spirit explains the salvation to us. So, parang lumalabas na parang mayroong incarnation, mayroong subordination. But that is only in the economy of God in terms of salvation na pinadala niya si Jesus Christ dito in a form of a flesh of the under the law. No, born of a woman under the law to redeem those who are under the law. So, mayroong mga verses talaga na parang lumalabas na Jesus Christ is parang mas mababa sa God the Father in terms of His function as a mediator. But in the eternity past, He is the beginning. No? Kasi sabi nga dito, sa verse 22, kasi marami ding misconception dito. Sabi na, I will declare the decree. The Lord had said to me, you are my son. Today I have begotten you. So maraming interpretation din dito na parang, o kita mo, pinanganak si Jesus Christ sa Son of God. So hindi sila ko eternal. Ang ibig sabihin ng ko eternal ay sabay sila nag-exist in the eternity past. Kasi sabi naman dito, I will declare the decree. Sabi ng Bible, the Lord said to me, paano naman sabihin ng kung hindi ka pa nag-exist? Paano kanya sasabihan kung hindi ka pa nag-exist? So, existing na si Jesus Christ dito kasi we believe in the Bible that Jesus Christ is co-eternal. No? So, sabi dito, I will declare the decree. The Lord had said to me. So, sinabi niya kay the Lord, the God, said to, you are my son. Today, I have begotten you. You are my son. Today, I have begotten you. Maraming nalilito dito sa bigatin kasi karamihan ng mga bigatin, siyempre yung mga bigat-bigat, yung pinanganak. Pero inulit-ulit ito sa Acts 13:33, sa Hebrews 1:5, and Hebrews 5:5 na you are my son, today I have begotten you. But mayroon isang verse dito na parang nakapaka-ano talaga sa atin. No? Kung bubuksan nyo ang Philemon 1:10, ganito pa nakasulat sa Philemon. I hope na bubuksan niyo ang Philemon 1:10 niyo kasi meron ditong bigatin eh. So sabi dito, this is about Onesimus and Paul. Kasi alam po natin ang kwento ni Onesimus at saka si Paul. Si Onesimus po ay isang slave na dati siyang member doon sa ano, parang isa siyang slave ni Philemon. Tapos tumakas ito, nagkasala ito, pero nagka-encounter sila ni Paul na share ni Paul ng gospel na convert ito si Onesimus. No? Therefore, sa 8, therefore though I might be very bold in Christ to command you, sabi niya, sulat ito ni Pablo kay Philemon. What is fitting, sa therefore though I might be very bold in Christ to command you what is fitting, yet for love's sake, I rather appeal to you, being such a one as Paul, the aged and now also a prisoner of Jesus Christ. Verse 10, I appeal to you for my son Onesimus, whom I have begotten while in my chains, whom once was unprofitable to you, but now is profitable to you and to me. So, I appeal to you for my son Onesimus. Ito yung si Onesimus, ang aking son. Bakit na tinawag na son si Onesimus? Hindi naman talaga niya anak yan si Onesimus. Pero the son in the spirit, no, whom I have begotten while in my chains. Ibig sabihin, nagkaroon kami ng relationship during my stay here in prison in Rome. At dumating yan si Philemon, si Onesimus na yan, binaligyan ko yan. Nung na-convert siya, nung nakakilala siya sa Panginoon, at tinawag siya ng Panginoon, tinabi ko na, you are my son. So they are both existing. Hindi po pinanganak ni Pablo si Onesimus. At the same time, doon din sa Psalms 22:7, today, I have begotten you. Ibig sabihin nun, that is for relationship purposes only. Na we have a plan now to save the world, no? Kasi ang plano doon eh,
Ikaw, Jesus Christ, ay pumunta kita doon, tatawagin kitang San para hindi malito yung mga tao kung ano ang ating mga role bilang God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. So sabi ni I will declare the decree, no? Parang when plan the salvation, the Lord had said to me, Jesus Christ, you are now my son. I will now call you my son. We have now a relationship. Today, I have begotten you. So, the relationship per se ang pinag-uusapan dito. So, bakit ko sinabi yan? Kasi marami pong nalilito na Jesus Christ is under kay God the Father in the eternity past. No? They're co-equal. They're co-equal. They are co-eternal. Ibig sabihin ng co-eternal, they existed sabay-sabay. Hindi nga natin alam kung in the beginning was the word na. In the beginning, mayroon na kang God. Kaya nga sabi natin, in the beginning was the word. So, yun po ang ano natin na I hope na hindi tayo malilito na in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. That was Jesus Christ. He was in the beginning with God. All things were made through Him and without Him, nothing was made that was made. In Him was life and the life was light of the men. And the light shines in the darkness, and the darkness did not comprehend Him. Ito ngayon ang problem. Ito ngayon ang problem. Kasi si Jesus Christ ay isang, may mission siya. Siya yung light na mag-illuminate sa darkness na because of the sin of the whole world, mayroong darkness sa kapaligiran nito. And the darkness did not comprehend it. Ang sabi nga nito sa verse 10, He was in the world. No? He was in the Word and the Word was made through Him and the Word did not know Him. No, ginawa niya ang Word, nandun na siya, nag-incarnate siya, born of a woman, born under the law to redeem those who are under the law. Kaya nga dapat maintindihan natin na Jesus Christ is true God and true man. No? He is our Savior. Jesus Christ is our Savior. No, Jesus Christ is our Savior. Ngayon, parang ano doon, that is now the problem now. What is the problem? The Word did not receive Him. The Word did not receive Him. He made the Word, but the Word did not receive Him. His own country, His own selected people, the Israel mismo, si John was talagang talking about the Israelites ito. Hindi natin mapagkaila na ang ano dito, ang parang pinaka-set up talaga dito ay mga Jews talagang kausap, no. Ngayon, ito na ngayon ang aking pangalawang point. The transition, Jesus Christ is the transition. Sa kapanahunan ng tagal ng pagbabalik ni Jesus Christ dito ng God, no. Alam po natin na the Malachi is the last book in the Hebrew Bible on the Old Testament, wala talagang nagpapakita ng mga angels saka mga propeta. May angel lang si Gabriel nung kay Mary at doon sa shepherd nagpakita. Nung dumating na si John the Baptizer, the prophet, parang kinoconsider pa ngayon si John the Baptizer as an old prophet, no? Old prophet. Ngayon, that is the problem na hindi tinatanggap si Jesus Christ. At throughout the years, people are looking for the answers. Kung ano ba talaga tamang worldview, o ano ba talaga ang first na unang tanong talaga dyan is, the biggest question is, how can I be right with God? Paano ako maging maayos sa Panginoon na ako ay tatanggapin on the resurrection day or on the eternal way na, kasi majority of the people, even the Muslims and the Jews, parang ganun, na bago, the Muslim believe on the parang paradise talaga, eternal. At yung mga pantheistic lang ay, you like the Buddhism, mga Hinduism, medyo ang ano lang nila doon ay parang lilipat ka sa kabilang buhay and until ma-attain mo yung pinaka ultimate na stage, ang tawag nila doon sa ano, nirvana or something like that. Ayun na yung pinaka end talaga. But all of them are looking that they will pay for that to attain that. Ngayon, unang-una po, there was a man sent from God whose name was John, no?
The man came for witness, to bear witness for the light. Si John ay parang siya yung parang pinaka-advanced part din na sabi niya, mag-repent na kayo kasi ang God ay dadating na. Jesus Christ, the Messiah, will come. And ito ngayon, no? But, ang mga, kaya nga gagamitan natin, minsan sabi nga, bakit ka gumagamit ng mga iba't ibang mga worldviews? Hindi ka ba pwede mag-explain ng worldview ng Christianity? Hindi ka ba pwede mag-explain ng worldview lang nila na hindi mo babanggitin ang ibang mga pananampalataya? Mahirap din na mag-explain kasi wala tayong backdraft eh. Minsan mas maganda kasi mag-explain din na may mga backdraft. Ibig sabihin yun, may nasa likod mo para in contrast, no? Halimbawa, papakita mo yung gray, no? Kung wala kang gray, wala kang background na white o kaya red o kaya black, hindi mo ma-differentiate masyado ang gray sa black, lalo sa gray sa black, lalo na pag medyo malapit. Kailangan mo minsan mentionin, no? Not the purpose of sabihin ganito. Ang sabi ng una-una, ang mga Hudyo pa hindi sila naniniwala sa kay Jesus Christ. Hindi sila naniniwala sa New Testament. Hindi sila naniniwala sa Jesus Christ. But ang sabi sa huling libro nila, ay ganito. Sa Malakay, babasahin natin ang pinaka-last nila ng mga verses dito. Verse 4, chapter 4 ng verse 4 ng Malakay, the last chapter na to. Remember the law of Moses, my servant, which I commanded him in Horeb for all Israel, with the statutes and judgment. Verse 5, Behold, I will send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord, and he will turn the hearts of the fathers to the children, and the hearts of the children to their fathers, lest I come and strike the earth with a curse. Alam nila na bago dumating ang Messiah nila ay babalik si Elijah. Pero si Elijah dito ay sinabi nga ni Jesus, si John the Baptist ay parang Elijah the prophet. No, parang ganun ang ano dito. So, they're not expecting about this one, no? Kasi inexplain ko nga sa akin January 1 message na meron silang Tanak. Yung kanilang Tanak, yung kanilang Tanak, yun yung ating Old Testament. Pareho yan, Tanak at Old Testament. Nandun yung Torah, the five Pentateuch, the first five books of Moses sa atin din, nandun yun. Pareho yung Tanak at saka Old Testament. Tapos yung the writings of the prophets and the writings and other writings like the Psalms and the Proverbs. In fact, inaffirm niya ni Jesus Christ na hanggang hindi matutupad ang mga nakasulat dito sa Tanakh na to, ay parang sinabi niya na ako yan, but you will not receive me. Ngayon, ang transition po ay ganito. Maraming mga worldviews, no? Ang worldview po, kaya nga ko explain yung worldview ng mga Hudyo. Ang worldview po ng mga Hudyo ay their tribal religion. They're only concerned about the, parang sila ay pinili ng God, and eventually, they will be successful dadating ang Messiah. They will rule the nations. They will rule the nations. No? At sila ay maliligtas sa pagsunod ng batas nila, ng Tanak or Torah. No, Torah. Specifically, the Torah. Marami silang mga batas doon. Only during the 2 BC lang, mga malapit na ng ano, saka lang sila nag-iisip na may ano kaagad, mayroong kaagad. Resurrection. Mayroong resurrection. Parang because of the sulat ng mga rabbi, kasi mayroon silang sinasabing Mishnah, at saka Talmud, doon na sinasulat kung anong komentary nila. Parang counterpart din yan ng ating New Testament. Parang counterpart nila. So, parang na-realize nila na parang mayroon palang resurrection. In fact, makikita mo na ang four major groups sa papanahon na nila, Sadducees, Pharisees, Essenes, and Zealot. Yung Pharisees, ito yung mga elite ito. Ito yung nag-handle sa temple management, mga mayayaman ito. Pero nawala ito during the destruction of the temple in the 70 AD. Yung Pharisees, yun ang good ano nila, yun ang good people nila. Yun ang talagang gustong tumupad talaga sa batas. At si Jesus Christ nga ay medyo malapit talaga, malapit siya doon sa pananaw ng ano.
Tapos yung essence, sila yung mga nagtatago na lang, ayaw na nila makipagulo, kaya nga inantay nila ang second coming. Ang Zealots naman ay nakikipaglaban sa gobyerno yan. Bakit ko sinabi to? Kasi itong mga Sadducees na to, they do not believe in the resurrection and the angels. Kaya nga, dinisprove ni Jesus Christ doon sa Matthew na totoo yung resurrection, kasi I am the Lord, the God is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, na ngayon ay buhay sila doon. But ang ibig sabihin na buhay sila doon, di sina Isaac, ano, ay di sila parang nakikialam na si Abraham na parang para silang God na marinig din natin at tumutupad sila sa mga panalangin natin. Hindi tayo nanalangin kay Abraham, but they are now in the heavenly bodies, hindi pa sa tunay na heaven. Kasama ng God yan, in the bosom of Abraham ngayon, in the bosom of Abraham. But we will not pray to Abraham. Yes, buhay sila doon and they will come back in the resurrection. Pero hindi tayo nanalangin kay Abraham, hindi tayo nanalangin kay Isaac, at hindi tayo nanalangin sa mga tao doon. Si God lang ating pinapanalanginan. Si Jesus Christ lang. Kasi si Jesus Christ, siya ang tao, Diyos na nagkatawang tao. At bumalik siya bodily doon, nakaupo sa kanan ng Ama. He is a high priest. Ngayon, ito yung mga ano doon. Ang mga Hudyo ay, they do not believe on the Jesus Christ. Kaya nga, transition ito eh. Transition ito. Na pinapaliwanag ni Jesus Christ na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ngayon, merong iba doon na parang nahihirapan sila mag-transcend kay Jesus Christ. Kasi ang inisip nila ay ako lang, kami lang ang maliligtas na mga bansa. Kayong mga Gentiles, kaya Goy, ang inyong kaligtasan doon ay sa pamagitan ng Noahide commandments. Meron din sila naisip na ang mga Gentiles ay meron daw mga commandments kay Noah. Hindi kayo kailangan sumunod sa aming Torah, pero mayroon kayong sundin na Noahide na mga ilang 7 or something na commandments. Pero na nalilito din sila, kaya ang kanilang mga rabbi sa Talmud ay medyo ini-enhance din nila yon na no, ito pala yung Noahide. So that is not in the Tanakh, but they expand it in their Talmud. Parang ganon. So ang point ko dito ay marami pong mga worldviews. Ang worldviews po ng Islam ay, siyempre ang Islam ay nagsulat din sila ng kanilang Quran. No? Ang Quran nila ay 70th century yan, 622 AD, si Muhammad ang kanilang prophet. Kaya naniniwala kasi sila kay Jesus na prophet si Jesus Christ. Pero naniniwala sila na si Muhammad ang kanilang last prophet. At yung sinulat ni Muhammad na Quran ay yun yung totoo. No? That is the worldview of Islam. No? At sa dulo, meron dong angel na nagbabantay sa iyo, no? Sinusulat yung good works mo, kasi sinusulat yung bad works mo sa bandang dulo, titimbangin 'yon kung anong mas mataas, makakapunta sa paradise. Sa mga pantheists naman, sa mga ano naman, yung parang mga Buddhism, Hinduism, aniwala sila sa sinasabi ko nga na transition ganun. Bakit ko inexplain ito? Kasi we have different worldviews. And ang different worldviews natin, ang atheist nga, hindi sila naniwala kay God eh. Hindi sila naniwala kay God. Pero sabi nila, I don't believe in God, but I hate God. Yan ang pirang pinaka-joke ng atheist. But I hope ng worldview ng mga atheist din ay mabaling din kay Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ lang aming object. Ang pinaka-unique dito, ang pinaka-ano dito sa Christianity, Ang Islamic ano ay they will be saved by their works. Titimbangin, ba? Ang Hudyo ay they will be saved by following the Torah. Kaya sabi ng mga rabbi noon, wala namang pag tiningnan mo raw yung mga word na saved doon sa Old Testament, walang nakalagay doon na somebody will save us from our sins. Ang kanilang pananaw na somebody will save us from our enemies, from invasion, yun ang kanilang paniwala. Walang-wala sa kanilang isip yan na si Jesus Christ talaga ng kanilang Messiah, and he will save their from our sins. Ngayon, yung iba naman na parang Judaism, yung mga Hinduism, they believe na
pag ikaw ay nandito sa kabilang buhay, babayaran mo, maging mabuti hanggang makarating ka sa isang state na parang yun na yung pinaka-ultimate mo, na you are now in the nirvana or something like that. All of the paradigm, all of the worldview, ang kanilang pananaw ay bayaran mo talaga. Bayaran mo talaga ang iyong kaligtasan. Bayaran mo talaga ang iyong kaligtasan. Only Christianity ang nagsasabing it is by grace. It is the gift of God, not by work, so that nobody could boast. Yun ang ating talagang inaano dito, na parang in the Christianity, but in the Christianity nga, kasi ang Christianity nga ay parang gusto na talagang na nalilito din ang Christianity, kaya nga nagde-debate. Yung sabi ko nga doon sa sermon ko last January ba, yung iba di na dagdagan, no? Hindi sila naniwala na itong ating New Testament ay kumpleto na to. They still believe na mayroon pang mga revelations. Kaya they believe na mayroon pang i-reveal ang Panginoon. Kaya nga, mayroon pa silang mga recording na in 18 ganito, nagpakita si ganito, si paganyan. Tapos, sa ganito, sinabi sa kanila. So, mayroon silang council. Mabuti kung council nga nagde-decide. Minsan, isang tao lang nagde-decide. Yun ang medyo mahirap din. Na mayroon pang mga tradition, no? Unlike sa ano talaga na pure lang talaga na ano nakasulat sa New Testament. Yun na yun. So, kaya ko sinasabi itong transition, I'm referring here to the worldviews, different worldviews. Na mga worldviews natin, magkakaiba, pero ang sabi nga, Jesus Christ is the transition. Now, let's go to that Jesus Christ is the end. Ang Jesus Christ is the end, ultimately talaga, sabi nga nun sa 22, mabasahin ko sa 22. I am the Alpha and the Omega. 22:13, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the end, the first and the last. No? The end and the last. Jesus Christ is ultimately the end of all these things. At sabi nga doon, siya talaga yung dadating, no? Dadating na nakasakay sa symbolic horse, ang symbolic white horse, kasi na siya magre-reign. He is a king and he will judge us by, no? By sabi nga dito sa 20 nga, parang lumalabas by works, pero sabi dito, pero lumalabas na mayroon ding book of life, no? Basahin ko na sa inyo. I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and heaven fled away. And there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God. And books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works. So, yan ano lang, bakit according to their works? By the things which were written in the books. The same give up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged each one according to his works. Huh? Then death and Hades were cast into the lake of fire. This is the second death. And anyone, dito yung pinaka-clencher dito, anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Kasi po, kung babasahin natin ang buong Biblia, itong white, great white throne judgment on the 20 is the judgment for the unbelievers. Kasi nga, sabi nga sa 5:24, kung tayo ay maniniwala sa Kanya, who hear my voice and believe in Him who sent me, has everlasting life and will not come into judgment. Hindi na tayo dadating dito. Kasi binigyan na tayo ng gift ng God na excuse me, naligtas na tayo. All our sin, sin death, paid in full by Jesus Christ. So we will not go under this judgment. Pero ang mga tao po, because of their worldview na mabuti sila, na ang makakaligtas sa kanilang mabuti, pinagbibigyan din sila dito na sabi,
Okay. Let us look at your works. Pero eventually, walang makakapasa na good works dito kasi sabi nga ni Jesus Christ. Sabi nga ni Jesus Christ na ang God is ang sabi ng Bible, God is very holy. Walang makakapasa sa kanya na may kasalanan. Ang sabi ng Bible, all have sinned and fall short of the glory of God. And ang price noon, we will go to hell because no one is capable and no one is qualified to be saved, to be under the state of grace talaga na saved talaga tayo. Kasi nga, yun nga ang pinakaano doon na God is very holy. God is very holy. Ngayon, God is very holy, walang makakapasok sa kanya. Kaya nga mayroong plan of salvation na ibinigay si Jesus Christ na bugtong na anak. Because he will do the salvation. He will fulfill all the laws. Importante yan kasi yun yung perfect righteousness na ibibigay sa atin na mananampalataya. Kung sino man mananampalataya sa kanya, wala tayong righteousness kasi ang ating righteousness ay hindi sapat yan. Bibigay ni Jesus Christ yung kanyang righteousness. At ang ating makasalanan ay ibinigay na kay Jesus Christ. The sins of those who believe was paid in the cross. Kaya hindi na tayo dadating dito. Yung mga hindi na nanampalataya, ipapakita yung kanilang works. Bubuksan ang kanilang libro isa-isa, titingnan ang kanilang mga works. Makikita nila doon because wala silang capability of doing it, no? At makikita na hindi sila mabuti kasi high nga yung requirement ng God. Maski nga makalampas ka lang ng konti, makalapit ka ng konti, bagsak ka pa rin. Pero ang pinaka-clincher dito, then death and Hades were cast into the lake of fire. Mga patay na nandoon na sa kasalanan na, makasalanan na, inihagis doon sa lake of fire, that is hell. This is the second death. Verse 15, mga kapatid, basahin nyo, ng 20:15 ng Revelation. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Bakit? Kasi kung hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, kung hindi ka naniniwala sa kay Jesus Christ bilang as your Lord and Savior, wala ang pangalan mo doon sa book of life. That is the final, kasi baka may na-miss. O sige, tingnan natin. Baka nakasulat ka nga dito, pero hindi naman nag-miss yan eh. Anyone not found written nila, kasi magkano, tingnan mo nga kung nandyan pa yung pangalan ko. Wala talaga. And anyone not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Mga kapatid, mga kaibigan, Jesus Christ is the beginning, is the transition of the different worldviews, and I hope our worldviews will be transformed. And eventually talaga, He will be the judge and the king who will reign in our heaven na bababa dito eternally. Bilang pagtatapos po, kasi why am I telling this one? Na Jesus Christ is the beginning, the transition, and the end. Pero mga kapatid, during my New Year's sermon, sabi ko, mayroong lumuluta ngayon na The Great Reset. Kasi ang idea nitong Great Reset na to, sabi nila, particular sa mga economic, in fact, magkakaroon sila mga conference dito worldwide, na sabi na maraming epekto itong COVID-19 sa ating mga buhay. Mayroon kang mga corporation na nawawala, no? Pinagpupundahan mo yan, nawala yan, na zero, bankrupt, or something na wala talaga. Pero ang iba, nahihirapan. Personally, tayo din ay nahihirapan din tayo, no? Ang point nila doon, kailangan natin i-reset yung economy. In analogy ng reset, kasi baka hindi nyo maintindihan ng reset, parang nagbo-boot up ka sa computer, no? Ang analogy ng reset ay parang papatay mo yung computer, magsa-start ka ulit sa bago. Doon sa computer kasi mayroon doon cache. Ang cache doon na parang internal memory yan, short internal memory, na doon muna nilalagay ng mga computer para madaling ma-access yan. Kaya kung palagi mo ginagamit yung application mo, madaling ma-access yan kasi nandun yan sa cache.
Yung nang ano dan, ang meaning talaga ng kasi, things that stored na ma-access mo kasi. Ngayon, sa Hebrews nga, ang kasi nila is parang difficult, hard, no? Pero parang nagkataon lang na nabasa ko, kasi is difficult. Ngayon, ang point ng Great Reset, sabi nila, kailangan natin i-Great Reset. Ito, mayroon pa lang nga silang idea na lumulutang na sabi natin, yung mga value ng mga pera nyo, eh, baliwala na yan. Magsisimula tayo sa ating buhay. Ngayon din, ganun din, kailangan natin ng Great Reset na ma-reset yung ating paradigm sa ating pananaw by the help of the Holy Spirit that we cannot be saved by our works. We cannot be saved without Jesus. That is the Great Reset. At kinento ko nga doon sa Road of Emmaus na kinento ni Jesus Christ sa dalawa niyang alagad na papunta sila doon sa Road ng Emmaus, naglalakad sila ng 11 kilometers, in-explain ni Jesus Christ na ako itong mga Messiah na to, pero hindi sila nakakakita pa. Hanggang dumating sila doon sa bayan ng Emmaus at sila ay kumain na, nung binigay ni Jesus Christ, nung hinati niya yung pagkain, binigay niya sa kanila, nabuksan ang kanilang puso-pisipan. That is in the Bible also, in the John chapter 3, that you must be born again. Except a man be born, he cannot see the kingdom of God. Except the man born of water and spirit, he cannot enter the kingdom of God. Without the great reset in your life, you will not enter the kingdom of God. Kasi Jesus is the only way, the truth and the light. No one comes to the Father except through Him. Mahirap man paniwalaan, but that is the word of God, no? That is the word of God. Na kaya nga ang Bible nga, ang gospel nga is very mahirap ano to, kasi ang consideration ng gospel, hindi dito individualistic na ako lang eh. Hindi lang ang Christianity ang iniisip ng Christian na maka-receive ng gospel. Gusto niya maka-receive ang Islam, gusto niya maka-receive ang mga Hindus, mga Buddhism, gusto niya maka-receive din ang mga Jews. But others, siguro, ang purpose din nila, for worldly, kunyari sa Jews, gusto nila na great lang na sila yung leader. But they're not doing it na para makita talaga na maligtas din lahat tayo. Kaya napakahirap na in-explain ang gospel. Kasi una-una, exclusive masyado kay Christ. Exclusive. Ano ibig sabihin ng exclusive? Walang makakapunta sa langit kung hindi man naniniwala kay Jesus Christ. Sa other religions, sabi nila, okay, you maintain your religion, huwag mo kaming pakialaman. Maligtas ka, maligtas ako. Makikita ka na yung ibang mga talk shows. Ha? May mga talk shows doon. Ha? Christianity, Judaism, Islam, Katoliko, etc. Lahat doon, sabi na, tinanong yung mga representative din. I hope na ang mga representative nitong iba ay hindi lang nila na masyado naintindihan. Pero tinanong nila, maliligtas, naniniwala ka ba na yung ibang mga tao doon sa ibang worldviews ay maliligtas? Itong apat na to, or except sa Christianity, ang sinabi na hindi. Ang Christianity lang magsasabi, unless they will believe Jesus Christ and the Lord and Savior, they will have a great reset and turn away or tapon nila ang kanilang righteousness. Tapon nila ang kanilang righteousness at tanggapin si Jesus Christ, yun na maliligtas. Only Jesus Christ will be the way. Doon sa panelist na yan, only Christian will say na hindi kayo maliligtas kung hindi kayo maniniwala kay Jesus Christ. Kaya nga, nagsisikap kami, i-evangelize kayo upang kayo maligtas. Number two na mahirap, too good to be true ang gospel ng Christianity. Too good to be true. Bakit too good to be true? Sabihin lang nila, ilang minutes ang kailangan ko explain ang gospel sa'yo? 1 minute. Mamamatay ka na ngayon. Explainan kita ng gospel. If you will believe that, you will be saved. Sabihin mo, ikaw, mamamatay ka in 30 seconds, mamamatay ka na 1 minute ka. You have to believe in the Lord Jesus Christ. You don't need to follow all the rules of all these religions. You will receive Jesus Christ. You will be saved. Too good to be true yan. Too good to be true. Other religion cannot accept that. Kasi sabi na, ganun ba yan? Hindi ka pa nga nakapagsimulang magtrabaho, pinaligtas ka na. Yan ang mahirap din sa ano. Number three, pinapakialaman talaga ng Christianity, yung ibang mga religion, kasi gusto nila, for the love naman yun eh, not for the purpose of insulting you.
not the purpose of insulting you. Kasi for the love na maligtas din. In fact, even doon sa original na mga Hudyo, for the love, ang mensahe ngayon ng mga Hudyo, huwag mo kaming pakialaman. Huwag mo kaming pakialaman. Christianity, bahala kayo sa buhay niyo. Huwag niyong pakialaman ng mga Hudyo na. Pero ang paniwala ng mga Christians, hanggang hindi tumanggap ang mga Hudyo, hindi babalik si Jesus Christ. At for the love of the Jews, na sila talagang simula, kailangan ng balikan sila. Ganon din sa ibang mga religion. So, mga kapatid, ang message sa dito, kasi tayo po eh, siyempre, ang ating temporal na buhay, tayo nahirapan, tayo ngayon ay nakaranas ng COVID-19, pero, ang sabi ko nga doon sa parallelism ko doon sa aking sermon, ang road to Emmaus, naglalakad si Jesus Christ with these two disciples, is parallelism of COVID-19. Inalaw ng God na makaranas tayo ng mga ganito upang marinig natin siya. Ang tanong, ito bang COVID-19 ay pinadala ba ito ng Panginoon? Yes, pinadala ng Panginoon yan. Hindi nga pinadala, inalaw ng Panginoon yan, or ganun ang situation upang tayo po ay marinig natin ang kanyang salita. Baliktarin natin ang ating paradigm, mga kapatid. Kasi ang God is love siya. Inalaw niya na ganun lang ang ating maranasan, hindi pa mas matindi sa COVID-19. Rather than tanungin natin, bakit inalaw ng God ang COVID-19, naghihirap tayo. Dapat ang pananaw natin, love ng God sa atin. Nirestrain pa ng God na hindi mas masahol pa sa COVID-19, na mamamatay tayong halos lahat instantaneously. Kasi kung wala ang God, mas malala pa sa COVID-19. So dapat yun ang paradigm natin. Did God allow this one? Yes, it allowed COVID-19. May purpose siya doon. Pero dapat ang tingin na, salamat na lang Panginoon na COVID-19 lang, konti lang na mamatay, millions lang. Kung talagang pinabayaan mo kami, baka billions of billions na namatay. Dapat ganun ang paradigm natin. And the next purpose, kaya nga sinasabi ko, he is the transition. Dapat maintindihan natin na, kaya nga, he is long-suffering. He is long-suffering, sabi ni Peter. Long-suffering siya. Nagtitiis siya na mayroon pang maniniwala sa kanya. Until he will come. He is long-suffering. Mga kapatid, ang hope natin is si Jesus Christ. Baguhin natin ang ating paradigm na talagang ganito. Bakit inalaw itong COVID-19? Inalaw yan, pero nirestrain ng Panginoon. Kasi kung wala ang Panginoon, kung hindi sovereign ng Panginoon, mas malala pa dyan sa COVID-19 ang ating naranasan. I hope na this sermon na makikita natin na Jesus Christ is the beginning, is the transition. Ngayon ang transition natin, naglalakad tayo katulad ng tao. Ini-evangelize tayo. Kasi I believe na hindi naman gagamit ang Panginoon na maniniwala lang kagad ang tao, na parang pagdating niya, maniwala. Hindi maniniwala ang tao pagdating niya. In fact, maraming hindi maniniwala. Pero i-evangelize pa natin ang iba para maniniwala. Na pagdating na ni Jesus Christ sa second coming, maniniwala talaga na si Jesus Christ ang Lord and Savior. And I hope na hindi pa dumating si Jesus Christ, maniniwala na tayo. Yun ang prayer natin. Even Paul, I pray to Israel that they will be saved. Yun ang prayer ni Paul sa mga Israelites. Mga kapatid, salamat muli sa inyo. And I hope na we pray that God will give us a great reset in our life. Tatapon natin ang ating self-righteousness. At magsalamat tayo na binigyan tayo ng great reset din ng Panginoon. Hindi lamang sa paradigm na tinatapon natin ang ating mga good works at ating self-righteousness, kasi tayo ay maliligtas lamang sa righteousness ng Panginoon, kundi magpapasalamat din tayo sa Panginoon na nireset niya at lahat ng ating makasalanan nung tayo maniwala ay tinapon na niya, as if you are a new creation na walang kasalanan since you started your life. If you are 50-year-old guy or woman or 45-year-old, pag if you believe Jesus Christ and your Lord and Savior, He will reset. Start all your, hindi lang reset, all your sins will be thrown out. Wala ka ng kasalanan as if 45 years old ka ngayon. Parang hindi ka nagkasakasala since your birth. And He will guide you, will give you
body or a spirit that you can walk in the light. And eventually, He will give us a glorified body. Jesus Christ is the beginning, the transition, and the end. And all you have to do is believe on the Lord Jesus Christ. Have faith. 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 On the Lord Jesus Christ. Jesus Christ is our Savior, mga kapatid. That is a sign language for the sa mga hindi nakakarinig na Jesus Christ is our Savior. Believe on the Lord Jesus Christ. Trust in the Lord Jesus Christ. He is our Savior. Let us pray. Panginoong Diyos naming Ama, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na kami, Lord, ay binigyan mo ng pagkakataon na makarinig ngayong mga salita sa pamagitan ng aming pagbabasa ng Biblia. At alam po namin, Lord, na kami din po, Lord, ay may responsibility na basahin ito, Lord, hindi namang directly sa mga nagsasalita, ngunit directly po sa iyo na ang Biblia po ay totoo at kami, Lord, ay babasa noon at maniniwala na You are the only way, You are the truth, the light, and no one comes into the Father except through me. There is no salvation. There is no other name given under heaven given to men in which we will be saved except the Lord Jesus Christ. Salamat muli, Lord, at salamat po, Lord, sa makikinig. At Lord, kami na makawa na buksan mo po, Lord, ang puso't isipan ng bawat isang makikinig nito, Lord, upang sila, Lord, ay mag-repent sa kanilang makasalanan at lumapit sa iyo, tanggapin ka, Lord, bilang Panginoon tagapagligtas. Salamat muli, Lord, at dalangin namin ka, Lord, in Jesus Christ our Lord. Amen. God bless po!